Hey guys, ayan. Ngayon po ay alas 6. Alas 6 ng hapon ay manguha tayo ng talbos ng gabi kasi wala kaming ulam. Mamaya. So ngayon po tata sa gabi. Manguha tayo ng talbos. Diyan lang kayo. Hindi ko alam kung gugulayan ko yan ngayon kasi alas 6 na. Magtawag na lang ako kay Chris siguro. Baka bukas na umaga ko na yan gugulayan. Kumuha ako sana kanina ng maaga kaso lang gikabuhi ko. Yung hyper acidity ko. Ito kar. So, thank you for watching guys. Yun yan. Daming nahuhulog. Ang saya. Bulaklak ng Nara. Tingnan nyo. Daming nahuhulog. Thank you.
morning. Good morning, guys. Ayan, grabe ang bulaklak na yellow. Grabe ang paghulo galing sa puno ng Nara. So, ayan, hangin kasi. Yun. Hangin. Wala ba akong hilamos? Pero kayo na pa ako gising. Magluluto ako ng mag. Pero kumain na yun ng tinapay at gatas. Kanina. Hindi ko alam. Si Lolo Orek ay hindi pa din okay. Hindi ko alam kung paano ipa-okay yun. Pinakain ko naman ng mabuti. Siguro hindi pa sapat. Siguro months pa. Month pa ha. Kasi weeks pa man din. Week pa man weeks. So ayun. Hindi pa talaga din okay. Kaya natumba na naman. Pero hindi naman yun. Pinapakain naman yun ng mabuti. Nung last lagi siya natutumba yung nagkasakit ako. Kasi kulang talaga ang pagkain niya nung time na yun. Kasi hindi naman siya naalagaan masyado. Kasi ako man ang inalagaan nila dito. Kasi ako din sobrang nagkasakit. Kahit nga maglakad parang matutumba na. Sobrang kunin ako nung last time nagkasakit ako. So siya hindi pinapakain nila. Pero medyo masyadong ulam. Kape-kape lang. So ayun, medyo ayun ang dahilan. Pero ngayon napakain ko naman siya mabuti ng 1 week. So more than a week na. Pero hindi pa din siya. Para pa din siyang ano, lulit na ang daling matumba. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tapos ayun, kailangan ko na naman, sinabihan ko ng pamilya niya na kailangan na naman yun ko ano, kasi medyo, ano lang siya doon, mabaho. Kailangan ba yung liguan, tapos bahisan, gupitan. Eh, hindi ko na alam. Basta yun na yun. Good morning, guys. Good morning. So, ayun. Malabo ang mata ni Lola, ni Inday. Sobrang malabo ang mata ko. Hindi ko alam. Mag-limang araw na po ito. So, tingnan nyo. Ayan, yung kinuha ko kahapon dyan. Hindi ko naluto kahapon kasi gabi na. Gusto ko sanang igata. Pero, yung noon talaga bata pa kami doon sa bukid. Pag may gabi kami, ginugulay ng tatay ko, minsan gata, minsan lang yung gata. Laging ano, laging yung niluluto niya ng ganito, ganito namin i-ano yung gabi, guys. Hindi namin i-chop-chop yung ganito namin ginagawa. Gusto ko lang gawin ulit ba, nung bata pa kami. Tapos, sa bukid kasi noon, malayo kami sa tindahan, wala kaming uwin. Yun bang ginanito? Ayun. Tapos, punit-punitin lang yan. Tapos, okay na yan. Ganyan na talaga, ganyan na yan. So, lulutuin yan sa ano lang. Wala kaming oil, ano lang yan. Ahos, tanglad, at may bawing. Yung basil na, local basil natin dito yung bawing. Tapos, anuhin namin yan ng ano. Vinegar na tuba, yung sobrang asim. So, lagyan ng tubig, konti. So, mas masarap siya kung igigisa mo na ang sibulyon at ahos, kung ano mang mga ano. Tapos, ilagay ito. Pero sa bukid noon, wala kasi kaming masyadong oil. Ang layo namin sa tindahan, kaya so, ito. So, yan lang po. Thank you for watching. Mamaya ulit. So, good afternoon. Ngayon po ay 12 o'clock. Kasi basta kumakan tayo na yung mga Muslim ba, yung Islam. Nagsisimba sila every 12 o'clock. So, ayun, narinig ko yung kumakanta sila. So, ayun, 12 o'clock yun. So, nagluluto ako ng gabi. So, yun ang gabi. Ano, suka. Suka ang niluto ko sa kanya. Parang ano ba, parang pinangat inunun sa isda pa, mag-iunun sa suka. So, ayan ang aking ulam. Gulay na gabi. Napaksiw. Parang pinapaksiw yan, guys, ba? Sa suka. Masarap po yan. So, tanghalian. Ayan. Gabi. Tanghalian yan, guys. Gabi ang ulam. So, mag-isa lang naman ako. Mamaya, si Angkorek, mamaya ako napapakainin. Nakakain na yun kanina. Nakatinapay pa yun. Nakagatas pa yun.
Masarap siyang kainin. Maasim. Maasim siya. Paksiw talaga, guys. Paksiw na gabi. So, ayan. So, kain muna ako.